What's up mga tol? Welcome back to my channel. So meron lang tayong short clip or short video na gagawin ngayong araw. Kasi mga tol, merong nag-chat sa akin sa FB page na paano ko daw ginawa yung para daw ako nakapagkabit ng mga gold bolts yan. Kung mapapansin nyo, di ba may mga gold bolts na yan? May mga gold bolts na tayo. No? So ano daw yung mga sukat na ginamit ko dyan para dyan sa body, sa fairings. Ito. Tapos ito, yung mga yan, yung fairings to fairings, tas fairings to chassis or body to chassis na mga gold bolts na ginamit ko. So yan, ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong ginawa ko dyan, kung paano ako nakapaglagay nyan sa video na to. No? So ito, sisimulan ko na siya. At magbabaklas muna ako ng dalawa. So babaklasin natin to. Ito. Tas ito, yan. So yung mga tol, ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung maglagay ng mga gold bolts sa mga sa body ng motor o sa fairings ng motor sa SYM ko, no. Kasi mga tol, yung SYM natin isa hindi talaga siya plug and play sa mga gold bolts, sa body bolts pala, no. Sa fairing bolts or anong kung ano man yung tawag yun diyan, no. Kasi mga tol, ito tabi muna natin yung dalawa. Ito yung ating ito yung itsura ng ating body clip, no? So ayan siya. Wait lang, tatanggalin ko lang. Ito yung itsura ng ating body bolts or yung body tornilyo sa body ng motor natin sa fairings, no? Ito yung kanyang tornilyo, ayan, maliit lang. And then ito yung clip. So maliit lang din, no? Nakapag binilihan mo siya ng gold bolts, ito sample ng gold bolts. Hindi siya papasok dito kasi mga tol, ayan o, ang liit ng butas nito. Itong papasukan ng tornilyo, ang liit. Kaya kapag pinilit mo to, kahit pilitin mo siya, hindi siya papasok. Baka mabasagan ka lang ng fairings. So ang ginawa ko dito mga tol, para makapagkabit ako ng gold bolts, ayan yung mga gold bolts na yan. Umorder ako sa Shopee nito. Body clip with bolts na pang Yamaha. So, yan. Ito yung itsura niya. Tingnan nyo yung pinagkaiba ng dalawa. Yung stock tsaka yung pang Yamaha. Yan, o. Diba? Ito yung pang SYM na maliit. Tapos payat. Ayan, o. And then, ito naman yung pang Yamaha na medyo may katabaan siya. Tapos, yung distansya ng kanyang tread. Ayan, o. Medyo magkakalayo. Compare mo dito na magkakalapit, magkakadikit. So, pino to. Ito, magaspang yung thread. Ito, pino. Ngayon, tingnan natin yung itsura ng ating gold bolts yan. Yung itsura ng kanilang thread is halos parehas lang. So, magkapares lang talaga siya. Ayan na, diba? Pares silang magaspang yung thread. Ayun kasi yung term ng pagtingin sa thread eh. Magaspang tsaka pino. So, ito magaspang yan, no? Magkakalayo, diba? Same dito sa body bolts na pang Yamaha, no? Same sila. So, ang gagawin natin, yun nga, umorder ako nito, body clip set na pang Yamaha. And then, lahat ng mga body clip sa aking fairings, ito, kagaya nito, ay pinagpapalitan ko nito. Lahat yan. Ayan, no? Tingnan nyo, diba? Tingnan nyo yung pinagkaiba ng butas. Diba? Mali ito, hindi ito malaki. Kaya mga tol, kapag nilagay niyo yung gold bolts dito, sakto na yan. Medyo matigas lang sa una, pero papasok siya kapag ka hinigpitan mo. Ayan, medyo matigas siya sa una, pero ayan, tuloy-tuloy na yan. Malambot na. Ayan o. Pwede ko ng kamay yun o, nakakamay ko na. No? Ayan. Ayan yung ginawa ko na way para makapagkabit ako ng gold bolts sa fairings ng motor ko na SYM110. Ayan. Ganyan ginawa ko. Order lang kayo nito sa Shopee or Lazada. Meron na itong nabibili. So, doon ko to nabili. So, iba-iba kasi benta nito. Merong 5 pesos. Basta maramihan. Meron naman 10 pesos na tingi. Order na lang kayo. Ilagay nyo lang body clip na pang
Yamaha. So yan, uubra yan. Ito yung itsura niya. Ayan. Okay, ito yung gamit ko. Ito yung gamit ko sa body bolts or sa fairings bolts, kung ano man ang term niyo diyan. And then next naman mga tol, yung fairings to chassis naman, medyo hindi siya mahirap hanapin kasi may kasukat siya. So hindi siya kagaya nito. Itong ating stock na mahirap hanapin. Wala kasing gold bolts na ganito kalaki. Wala. Ganito agad siya. So mahirap siyang i-convert. Pero dito, plug and play na lang to. Ito, 'di ba? Ito rin yung nilagay, ganito rin yung nilagay ko dun sa headlight ng motor ko, dun sa dalawang gilid. Ipapakita ko na lang sa video. Yan, yung dalawa na yan. Ito yon. Ganito kalaki yon. And then, ang sukat nito mga tol, kung bibili kayo sa mga bilihan ng gold bolts, ang sabihin nyo lang ay yung kasinlaki ng 10mm na tornilyo. Ayan. Magkasinlaki lang yan mga tol. Yung thread, yung taba, yung thread niya, pino. Ayan o, pino yan. Kapag ganyan magkakadikit yung thread, pino yan. Tapos yung taba, same lang din. Ang pinagkaiba lang nila is yung ulo. Ayan, meron kasing gold bolts na alin or mushroom type. Ito yon. Tapos meron pang isa, wait lang. Ito, yung isa na klase ng gold bolts. Ayan, 8mm yung sukat ng kanyang ulo. Ito, yung kasukat niya is 10mm. Pareho lang. Ayan o, yung thread, yung taba, ayan yung thread pin rin siya. No? Yung taba, ganun din. So, nagkaiba lang sila sa ulo. Kasi ito, alam ko, flower type to. Kung hindi ako nagkakamali. At ito naman, mushroom type. So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero pareho sila. O, ayan o. Kayo na lang bahala or kayo na lang mag-decide kung anong mas trip nyo gamitin sa dalawa, sa dalawang ito. Pero kung bibili kayo nito sa mga shop, sabihin nyo lang ay kasukat ng 10mm na tornilyo. Ayan. Or mas maganda, dalhin nyo yung motor para masukatan ng kakasya doon mismo sa fairings, sa chassis ng motor ninyo. No, ayan o mga tolo. Ito 10mm to. Ito 10mm to. Ayan, pasok siya. Pero yung gold bolts, 8mm lang yung laki. Ayan. And then, yung isa naman, alin type. Yung mushroom type, alin niya. Ayan, di ba? So yun lang mga tol. Maiksi lang tong video na to. At sana meron ako nabigay sa inyo na idea at kaalaman sa mga gustong maglagay ng gold bolts sa inyong motor na SMM110. No? Kasi may mga nagtatanong sa akin and ito nga ginawa ko na ng video para panoorin na lang nila itong video na to. And then, yun, maraming salamat mga tol. Ride safe.